Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at kabayan ng kalibanagan ng banal Santa Maria, mula sa mga isyong ating nakaalap at mabantay, sa mabuting pamamahala, mabuting lipunan, patas ng hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa isyu ng pagsasaboses ng Pangulong Duterte sa virtual forum ng labor mobility and human rights na completely abolish na ang kapala system sa Middle East na ayon sa ating Pangulo ay unjust at exploitative ang kafala system na kung saan inilalagay nito ang mga migrant workers, so yung mga manggagawa natin sa abroad, sa kapahamakan o vulnerable na sitwasyon at hindi kayang ipagtanggol ang karapatan. Hindi makatarungan ang pagkakait ng karapatan at kalayaan sa bawat tao kung kaya't nais ng Pangulo na matanggal na itong kapala system sa Middle East. Ang nasabing kapala system ay ang pagkakaroon ng sponsor o ito yung mga employer sa bansang Middle East doon sa pagtatrabahuhan para mabigyan ng visa o sila yung responsable sa visa ng mga migrant workers, ito yung mga employers. So, sa sistemang ito ay nasasamantala ang mga manggagawas abroad sa iba't ibang bagay kagaya ng walang kalayaan ang mga manggagawa at sila'y naaabuso ng mga rape, hindi pinapasahod, mga walang komunikasyon sa labas ang mga manggagawa. Ang visa at pasaporte at ng mga manggagawa, kagaya ng mga helper, yung mga katulong doon, at iba-ibang trabaho ay hinahawakan ng employer at sila ang nagdidikta ng kilos ng isang manggagawa. Na yung mga visa nito mga manggagawa natin sa abroad, ano yan, yan ay hanggat yung may kontrata ka ron, hinahawakan nila yun, ano, yung visa para tapos dinidiktahan sila, hindi sila pwede makalabas ng bahay. May mga ganong sitwasyon na parang alipin yung mga especially yung mga tinatamaan dyan na yung mga domestic helper na sila yung higit na naabuso na sila ay naka-impide doon sa bahay para nakakulong tapos nagtatrabaho lang doon. So usually yung mga ganyan hindi nakalalabas ng bahay. Yung kanilang mga pasaporte na doon sa mga amo nila at sila yung nagdidikta kung kailan sila lalabas. Mga ganun tipo. Wala silang mga communication. So, bihira yung nakakaroon ng mga communication doon sa kanilang mga pamilya. Kagaya ngayon na mayroon na tayo ngayon mga bagong teknolohiya na mayroong internet. So, yun ay naman napakalaking tulong sa ating mga kababayan sa abroad kung ganyang may mga communication. Pero noon ay wala pang ganyan, mas lalo mahirap sa parte nila. So, ngayon dun sa ang virtual forum na isinagawa ng DFA upang makausap ang mga opisyal ng iba't ibang bansa sa Middle East ay mahalagang bagay upang mapag-usapan ang mga isyong ito upang mapangalagaan ang karapatan at status ng mga migrant workers, so yung workers abroad yan sa Middle East. Yan, sa Middle East yan, particular yan sa Middle East, yung iba't ibang bansa doon mula doon sa Saudi. Malugod na tinatanggap ng ating Pangulo ang development ng pagkakaroon ng mabuting working conditions ng mga Filipino workers. So na unti-unti nang nagkakaroon ng development yung mga working condition ng mga Filipino workers doon sa abroad mula nung maupo si Pangulong Duterte at ngayon nga ay nais niya na matanggal na yung kapala system. So nakikisa siya doon na mapaalis yung kapala system na siyang nagpapahirap doon sa ilang mga kababayan natin na hinuhold nila yung mga visa. So, ang Human Rights Promotions ay patuloy na sumusuporta sa pamahalaan Duterte at mariin natin isinasaboses ang pagpapairal ng karapatang pantao, patas ng hustisya at mabuting pamamahala. Sa isyong ito ng pagtatanggal ng kapala system ay nakikisa tayo sa layo na takakabangin ng ating Pangulong Duterte o ng ating pamahalaan o ating pamahalaan upang mapangalagaan ang mga migrant workers.
Ang usaping ito ay sobrang abuso sa mga manggagawas abroad at sila ay may mga alipin sa paggawa na ang kilos ay nasa dikta ng mga employer nila. Unjust and exploitation treatment ay hindi dapat na itolerate sa kahit na kaninong manggagawa. Asakbangin ng pamalaan o Pangulong Duterte na ipagtanggol ang migrant workers na Pilipino, so usaping ito ay naway maging matagumpay ito at matanggal ang nasabing kapala system na sumisikil sa karapatan at dun sa working condition ng ating mga migrant workers. Ang matagal nang hinaing ng mga magagawa sa Middle East ay mawawala na kung ang hakbangin na ito ay may isa sa katuparan. So ating isinasaboses ang pagpupursige ng ating Pangulong Duterte o ng ating pamahalaan mula sa DFA na matagal na yung kapala system upang pagtanggol ang karapatan ng migrant workers. Marami ang maisasalba na naabuso sa Middle East sa sistemang ito kung ito ay may papatanggal. Naway maliwanagan yung Middle East sa ng Banal na Santa Maria at hindi puro at na gayon din na sila ay mapagmilagrohan ng milagro, sabing miracle of the sun, at hindi puro init lang ang binibigay sa kanila doon, no? At magabayan sila sa pagpapairal sa karapatang pantao mula migrant workers at makapagtrabaho sa bansa nila marami at patas ang mga tao. So sana mapaghimbalan sila doon ng mga operasyon at mga miracle of the sun para sila ay maliwanagan at tila yung init ng araw doon ay talagang masyado nakakapasok sa kanila upang magawa sila ng mga ganyang klase ng mga policy na kanilang workers sa kanilang bansa. So sa ibang hakbangin ng pamahalaan ay naglaan naman ng 1 trillion na pondo ang pamahalaan para sa national employment recovery, no, dito sa ating nangyaring ito ng pandemic in general, eh, at na makaahon ng marami ng naapektuhan ng pandemic at ang target nito ay nasa 2.4 million na Pilipino. So magi-create ng trabaho sa 2.4 million. But aside from 2.4 million na mabibigyan ng trabaho, ay maribin dito ay may another 24 billion na budget na pinupropose din na ilalalaman para sa 1.4 billion naman na direct na tulong naman yan sa 1.4 billion na Pilipino. Na ito naman ay walang creation of employment, kumbaga direct assistance yan sa mga apektado, mga manggagawa. So yun yung mga proyekto ng DOLE na nais nila may sakutuparan sa mga susunod na mga panahon. So we hope ay magkaroon na mas mahusay pang plano dito ang pamahalaan upang makapag-create ng mga trabaho, negosyo o industriya na magbibigay ng trabaho sa mga tao o mga Pilipino. Ang mahusay na hakbangin ng pamahalaan ay mag-aalis sa atin sa paghihirap, partikular kung ang mga trabahong ito ay aayon sa standardization in life. Dapat sa kinabukasan ay may tupad na ito upang ang lahat ay mamuhay ng patas. Muli, maliwanagan ni Mother Mary ang lahat mula sa pamahalaan at taong bayan at maging buong mundo at magabayan sa pagsasabuhay ng mabuting balita at sa gayon ay may isa sa buhay ang mabuting pamamahala patas na pagpapairal ng karapatang sa ating bansa. So sana ay tayo ay patuloy na maliwanagan, magabayan ng ating Banal na Santa Maria ng kanyang gabay, generally, spiritually, at ng kanyang mga pagmimilagro. So sana yung mga pagmimilagro niya ay makatulong upang magabayan tayo, upang may sabuhay ang mabuting balita. O tayo ay magsabuhay ng mabuti dito sa ating bansa at tayo makapamuhay ng maayos. Maging ang buong mundo ay maliwanagan ng Banal na Santa Maria para tayo ay magabayan sa pagsasabuhay ng mabuting balita mula doon sa Banal na Panginoong Kristo na o paghahari ng ating Banal na Panginoong Diyos o pamamahala niya sa pamamagitan ng Banal na Panginoong Kristo. Muli, sana nakapagsabotis naman ang human rights promotion sa linggong ito hinggil dito sa mga isyong ito ng sa karapatang pantao at kayo ay namulat dito sa mga usaping ito. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.